from all sins. So by the way, sabi ko nga eh, may nagsabi sa akin eh, nung naguhugas ako ron, sabi nung isang pastor, kuya, lahat ng mga nagiging pastor, taga-hugas ng plato. Sabi ko, hindi siguro, kuya. Ilang taan, ano, 2 years ago yun. Talagang, ganun pala yung gagawin ng Panginoon na kapamaraan sa buhay natin. Mapopromote tayo. Dati, taga-upo lang eh. Uti-uti ka lang, tatayo. Dati, nakaupo ka lang, natayo ka na, tapos sasayaw ka na, kapalakpak ka na. So, naroon, nakikita mo yung pagbabago sa puso mo na very excited ka na magpupuri sa Panginoon, di ba? So, dati, hihiya-hiya ka pa, di ayaw mong gumalo sa kinatatayuan mo. Pag paawit na, ayaw mo pang tumayo kasi, di ba, kapapuntahin ako sa harap eh. Di ba? Pero ngayon, tara na, tayo na tayo kuya, mag-aawit na tayo sa Panginoon, di ba? Talaga mapapansin mo yung pagbabago unti-unti sa buhay mo. Dati ayaw mo pang pumalakpak eh, ngayon sasayaw ko pa. Hindi ka nahihiya. Kung si Haring David nga kung paano niya pinuri ang Panginoon, kung mababasa natin sa awit, nung nagbalik, papuri siya sa Panginoon, hinubad niya yung pagkahari niya, hinubad niya yung robe niya, hinubad niya yung crown niya. Tapos nakita siya ng asawa niya, sabi niya, ba't naguhubad ka? Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ka ng mga tao. Sabi niya, hindi. Mas kung paano ko pa ibababa yung sarili ko para mapapurihan ng Panginoon, gagawin ko. Diba? Ganon din dapat yung buhay natin. Hindi ka engineer, hindi ka doktor, hindi ka laborer, o kung anong ka man, sa paningin ng Panginoon is special ka. At yung papuri natin sa Panginoon is dapat nandoon. Diba? Yung, kasi yung kagalakan mo sa buhay mo, kung bakit ka narito, yung blessing na binibigay ng Panginoon sa iyo, hindi man yan pinansyal, pero yung pag-iingat ng Panginoon sa pamilya mo. Diba? Amen. Nung nagka-pandemic, nung wala kang trabaho, sa loob ng 1,000 katao, 2 lang ang kinuha, at ikaw yun, nandiyan ka na, nakaupo ka na ngayon. Diba? You are blessed dahil blessing ng Panginoon yan, anuman yung trabaho natin, dapat pinagpapasalamat natin. Minsan may trabaho ka na, parang naiinip ka na eh. Gusto mo ng ano, mag-resign naman. So, hindi mo, inigyan ka na ng Lord eh. Pero sabi nga eh, umingi ka ng trabaho, ng sweldo. Hiningin mo kasi trabaho na. Yan yung sweldo, naging ATM after 3 months. But praise be to God, yung aming sweldo, ATM din. But matagal kami nagkikita, pero pag nagkita kami, niyayakap namin ng isa't isa. Sagit lang, mag-iwalay. Mag-iwalay na naman ulit. Kasi lilipad na siya. Lilipad na siya sa Pinas. Ganyan lang ang relasyon natin sa salary natin. So, yun nga, di ba, minsan naranasan mo sa buhay mo na sobrang down ka sa dami ng problema. Sobrang nadidepress ka na, na akala mo hindi mo na alam ang gagawin mo sa buhay mo. So, niloko ka ng boyfriend mo, niloko ka ng girlfriend mo, pinaghahandaan mo yung future nyo. Yung pala, may future na siyang iba. Pinaghandaan niya yung future niya sa iba, hindi sa iyo. Diba? Alam, sobrang depressed ka, nalulungkot ka na, ayaw mo nang tapusin yung buhay mo. Ay, ayaw mo nang ituloy yung buhay mo. Lala kasi ako. So, diba? May hugot. Saan tayo kumukuha? Saan tayo umuhugot ng lakas natin? Diba? Yung pamilya mo, yung mga anak mo pag may sakit. Natutulisa ka na, hindi lang balisa, tulisa. Kasi tuliro at balisa. Tulisa ka. Tuliro, balisa. Kasi hindi mo alam, ang ganang gagawin mo, yung anak mo may sakit, hindi pa kayo sumusweldo, may utang ka pa sa kasama mo, tumutubo pa yun. So, kaya tulisa, tumutubo. Kaya naging 1 to 2, 1 to 7. So, di ba, sobrang depressed mo, hindi mo alam ano na bang gagawin mo, ano na ba, saan ka ba po lalapit? Lahat ng nilalapitan mo, may utang ka na eh. Parang wala ka nang lalapitan, sobrang down ka na. So, tawag dito, yun nga, nagkakasakit pa yung mga anak mo. So, may trabaho ka nga, pero kulang, palaging kulang. Ang dami na, doble-doble, kabi-kabila na yung mga sidelines mo. Pero still, kulang pa rin, di ba? So, naranasan ba natin yan? Sobrang depressed. Kaya maraming nagpapakamatay, maraming nagsusuicide because gusto nilang tapusin yung problema dito sa lupa. Nakakala nila is matatakasan nila yung buhay na iniwan nila dito. But hindi natin alam kung ano na ba nangyari sa kanila sa kabilang buhay, di ba? Kung nasa na sila ngayon. So, ano ba? Saan ba tayo nagre-recharge, di ba? Kaya nga, the power to energize. Di ba? Yung cellphone natin, pag naglolobat, hanap agad tayo ng charger, hanap agad tayo ng power source. So bilang Kristiyano, bilang tao, saan tayo lumalapit? Diba sa Panginoon? Amen po, diba?
Kaya nga sabi ng Matthew 11:28-30, sabi doon, "Come to me all who you labor and are heavy laden, and I will give you rest." Amen. Huwag tayong lagi magparinyo ng ikama. Na ikakama. So come to me, sabi ng Panginoon. Lapit tayo sa Kanya. So nasan ng Panginoon? Siyempre nasa gawain ng Panginoon. Nandito ang Panginoon. Diba? Naniniwala ba tayo na nandito ang Panginoon sa atin ngayon? Amen. Amen. Because sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew, if there are two or three gathered in His name, He is in the midst of us. So we are more than three. Amen. Amen. So talagang nandito ang ating Panginoon. Siyempre, we are talking about God. God is here. So nakikita ng Panginoon kung ano yung mga dala-dala ng bawat isa sa atin. Sabi nga ng Lord, take my yoke upon you and learn from me. Learn from me. So, hanapin natin ang Panginoon. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Diba? Kahit marami kang problema, makakapatulog ka pa rin ng mahimbing. Kaya ngayon, kakwarto ko laging sinasabi, ang bilis mong matulog, Brad. Kasi pag natulog na ako, naghilik na ako, hindi na siya makatulog. Gagana na yung generator ko. Hirap na siyang kumuha ng tulog. Oo, kaya sabi ko, wala namang ibang ano eh. Kasi kung iintindihin natin yung problema sa mundo, sa tingin mo, masosolve yung problema mo sa pag-iintindi mo sa problema mo. Siyempre hindi. So, yun na. Kaya nga, the power to energize is lumapit tayo sa Panginoon. He is the one who will energize our soul, our spirit. Kaya nga, you are the light. That means you are called by God to energize and give light to other people who are hopeless and about to perish. So, let's share the word of God dahil baka mamaya yung nakausap natin is may plano na palang magpakamatayan, nakatali na pala yung lubid niya sa kwarto niya. Naglakad lang siya, bibila lang siya ng tubig kasi nauuhaw siya. Tapos pag-uwi niya, ibibitin na niya yung sarili niya, di ba? Hindi natin masasabi na depressed na pala yung taong nakausap mo. Kaya pag may nakita pang tao sa labas or kausapin mo, wag na nating paglapasin yung pagkakataon kasi baka mamaya is yun na nga, magpapakamatay na pala siya. So maraming mga kaso ng mga Pilipino rin na nagpakamatay na rito kasi nga sa maraming mga companies na hindi nagpapasweldo. So maraming iniiwan ng asawa kasi nga hindi na sila nakakapagpadala. So yun nga,